Hello po mga idol, isang mapagpalang hapon na naman po sa ating lahat. Ngayon po ay magluluto tayo ng ginataang native na manok. Ayan nga po at nakasalang ng ating kawali, mainit na siya, igisa na po natin ang ating luya. Sunod na po natin dyan ang ating bawang at sibuyas. Sabay na po yan mga idol. Parehas lang po yan. Basta tigita po natin ng maayos. Medyo pa-browning po natin ang ating bawang kasi mas masarap po. Mas mabango yung bawang pag nag-brown. Sa mga ganito po. Mas lakas po natin ang kanyang kutulong. Ako nga po ay nagigisa ng mga ricado na yan mga lods, ikasabay na dyan ang ating paminta. Hintayin lang po natin mag brown-brown ang kanyang bawang bago natin lalagay ang ating manok na igigisa. Ayan, sobrang bango na po. Ilagay na po natin dyan ang ating manok. Native po ito mga lods. Diyan po ay tatakpan po muna mga idol para po lumabas ang kanyang sariling sabaw. Ang patas niya po. Ayan na nga po mga lod. Ang ating ano, nagkatas na po siya. Yan po ay ating papatuyuin. Dalagay ko na po dyan ang aking tanglad. Dito siya sa gitna. Lalagyan ko na rin po yan ng pampalasa para pag naluto siya, kapit na yung lasa. Pag medyo natuyo na po, tsaka ko na yan ilalagyan ng toyo at supa para lumambot po siya. Tandagan lang natin. Feeling ko naman po hindi pa ito masyadong magulang. Ano pa po ito? Lalambot siya dyan sa sarili niyang sabaw. Natatakpan ko pong muli hanggang sa siya ay matuyo. Ayan po mga idol, tuyo na po ang ating manok, panginisa. Magmukhaan na nga po ang ating mga tanglad. Medyo nagmamantika na po. Lalagyan ko na po yan ang ating toyo. At lalagyan ko na rin po ng supa. Adobo ko po muna itong mga idol bago ko siya lagyan ng gata. Maya maya ko na po siya hahalo. Nalagay ko na nga rin pala po dito mga lods ang dugo. Hindi ko na nga po pala naipakita. Kasi isa po yan sa gusto ko sa mga native na manok pag. Ayan po. Pwede na po nating haluin. Hindi ko lang po muna tatanggalin ang aking tanglad kahit medyo bumuka na kasi isa po yan sa nakakapagpabango talaga.
medyo papatuyuin ko po siya ulit kasi pero parang malambot na po yung manok eh. Hindi ko na lang po tatakpan. Nagigisa lang po natin yan ng maayos. Ayan lang po muna natin medyo matuyo ng konti yung ating toyo at suka bago natin lagyan ng gata. Ayan, mukhang okay na po ito. Ayan lang po natin yung dyang tanglad na yan. Lalagay ko na po ang aking sili. Dami po talaga tayong tanong ng sili. Ilalagay ko na po dyan ang aking gata. Tingin lang po natin yung mga idol. Diyan na po natin yan lulutuin. Patuyuin. Lulutuin po para hindi mamunod ang gata. Kunting luto na lang po ang mga lods kasi hindi pa naman pala po magulang ang ating manok. Takpan ko po muna ulit ng saglit yan. Ayan po at kulong-kulo na ang ating gata. Tanggalin ko na po kaya ang aking tanglad. Masyado na siyang magulo. Ano po ba ito? Chilyo na lang. Ayan, shout out po sa inyo lahat mga lods. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ingat-ingat po tayo palagi. At maging masaya lang tayo sa ating mga ginagawa sa araw-araw mga idol. Sa mga kababayan po nating OFW, yan, kumusta po kayo dyan mga lods? Lagi lang po tayo mag-iingat para po sa inyong mga pamilya na naghihintay sa inyo dito sa Pilipinas. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat mga idol, sa akin pong mga solid subscribers, sa akin pong mga viewers, sa mga bago pong subscribers. Salamat po sa inyong lahat sa support mga idol sa aking munting channel, sa aking mga simpleng video po. Salamat po sa palagi ninyong panonood. Ayan na nga po mga lods at ang bango-bango na niya po. Tikman lang po natin kung ano na ang lasa. Para sa akin po, okay na at sobrang anghang niya po. Medyo papatuyuin ko lang po siya ng konti. Pag native po kasing manok mga lods, eh gusto ko po talaga maanghang. At medyo tuyo ang kanyang pagkakaluto. Lalagyan ko po ng konting asuka lang kung pa-balance ng lasa. Kung hindi naman po talaga lumasa yung tamis niya kasi ginataan po ito. Basta lang po, basta po pag may konting asuka lang nakakapagpaiba rin talaga po ng alat. Hindi po maipaliwanag. Ayun po mga lods. At muli po ay tikman natin. Ayan, sakto na talaga siya. Marami rin ang kanin ang uubusin ito. Pwede rin po ito mga idol pang pulots. Ito na nga po idol, farmer boy. Mukha pong nagdilang anghel ka. Mayroon nga po pala siyang reject. Kaya ito na nga po at pinaluto na niya sa akin. Manok si Idol Marlon, hindi ko po kasi alam kung anong reject yan at hindi eh. Baka po pag ako ang dumampot eh, mapagalitan ako. Minsan po kasi mga idol, kahit pwede nang ikal yung manok eh, naaawa po ang aking mister.
Sobra po siyang mapagmahal sa kanyang mga alaga. Hanggat kaya niya pong pagalingin yan, pag medyo nagkaroon ng karamdaman, papagalingin niya po talaga yan. Yan at hintayin na nga lang po nating matuyo yan. Medyo ilalagay ko na rin po dyan itong, mayroon po kasi akong bagyo bin sa rep, baka matuyo na. Sayang rin naman, gulay rin yan. Inaadobo rin naman po yan, ilagay na natin. Bawal po talaga magsayang sa panahon ngayon mga idol. Mahal ang bilihin. Kung ano pong pwede mo dyan mailagay, kung ano may tira-tira ka dyan, ay pwede po yan. Walang magbabawal. Parang sitaw lang rin naman po yan, pwedeng gataan. At ilagay na nga rin po natin ang ating siling haba dyan, na medyo nilagyan ko rin po ng slice, para umanghang pa po yan ang bonggang-bongga. Yan nga po. Hintayin ko lang po yung magmantika at oks na yan. Ayan na nga po mga lods. Ay, done na po yan. Ready to serve na po ito mga lods. Ayan, thanks for watching po sa inyong lahat. Have a blessed Wednesday po mga idol. Kain po tayo. Ayan po, nagmamantika na nga po ang ating adobong chicken sa gata. Lagay ko nga rin po pala to. Ang palasa rin po yan. Sibuyas lang naman po yan. Paboritong-paborito ng aking mister. Kainin. Yan na po ang ating chicken adobo sa gata. Yan po, maraming salamat po muli sa inyong lahat.